for the targeting and monitoring of programs, activities, and projects of the department. In short, ang mga farmer, fisher folk, and farm laborers nga wala marehistro sa RSBSA, dili na sila kadawat o ayuda sa gobyerno. So kaning atong database mo ni siya ang mga beneficiaries, direct beneficiaries na to. So one mo nang isa ka component sa to ang RSBSA project is the georeferencing para among ma-validate ang mga farm parcels nga ilang girehistro. Masukod ang farm parcels nga ilang girehistro. So mo ni siya no, katong gi-discuss na ko nga components, profiling of farmers and fishers mo ni siya ang katong nahitabo atong 2019 up to present. Then aning number 3, interventions monitoring system. So natay system nga isa nga dito mi naga-extract og mga list sa mga beneficiaries kung unsay mga ayuda nga madawat. Let's say ang katong bag-o lang nato nga gipang-release nga rice farmers financial assistance nga 5,000 pesos. So kada kato silang tanan gipangtagaan og 5,000, mo to ang nakarehistro sa RSBSA. Katong mga wala naga mga rice farmers nga wala na rehistro, wala sila kadawat. So mo ni siya ang katong gihimo nga interventions monitoring system. One of katong component na atong isugdan karon is the georeferencing of farm lots. No, ang purpose ani is to map the approximate farm area owned by the farmer through GPS. Each georeference parcel shall be assigned a GPX ID for linking to the FFRS record of the RSBSA registered farmers. So, nag-commence ni siya, katong isutin na ako, ganina nag-commence ni nga project last 2019. So, kaning karon ang kaning georeferencing activity, muna siya ang mag-ensure na ang mga registered farmers sa RSBSA is accurate and ang ilahang gikuan nga farm no nga gi-declare nga mga farm parcels in terms of number of farm parcels, in terms of size sa ilahang farm parcel. So nani siya yung mga code kuno kanang corresponding mga parcel ID, mga farmers, mga codes niya. Then through this component all major users of the RSBSA no kita ang mga implementing agencies like DA regional office and mga ACPC katong mga nagapaloan no katong mga usa ka ba yung mga kuan tanang sa mga crop insurance PCIC money sila mo gamit aning ano nga kuan ATI no sa for training sa mga farmer money ang gamit sa ato ang database kaya sila mang extract. So dito na ko ikuan diri ang mga objectives kay unya makuan na to na mag-go through na to na unya. So dirita sa mga definition of terms no kaning FFRS pamusuti kog FFRS mo ni siya ang farmers and fisher folk registration system mo ni ang online system na diin gina-encode sa atong encoders ang data nga gi-collect sa enumerators. So mo ni ang trabaho sa encoders no nga mag yang ipopulate ang FFRS. Then farmer and farm lot registration FFR mo ni siya ang registration process nga katong sa georeferencing no nga na dito ang pangalan sa farmer na dito yung mga data pati tong mga farm lot niya nga kuan nga mga GPS data niya na dito. So georeferencing is the process of assigning locations to geographical objects within a geographic frame or reference. By the way, katong exam ninyo, I presume nga kamutanan nakasabot what is georeferencing all about, no? Kay magnangaman ta ani o wagin mo i-knowledge niya. I presume nga kamo nakapasa mo sa exam. So nakabalo jud mo og what is georeferencing. No, mo nang ato ang kuan ha. Isa sa inyo diri open ang microphone nga wag yung idea about georeferencing about GIS, Geographical Information System, about mapping, isa sa inyo. Masking simple na lang, geotagging. Naba sa inyo ha nga, dili kamao ani. So, walay tingog, so kanan kabalo.
Kusita ha? GPS, Global Positioning System. Moni siya ang navigation system nga nasa kalawakan, no? Moni sila ang naga-receive sa ato ang signal from our GPS kaning GPS receiver. Kanang Garmin na to, muna ang itawag nga GPS receiver. Pero ang GPS nga navigation system na sa taas, no? Akong explain later sa inyo para makita nyo na ay picture. So, muna yung discuss na ako, no? GPS device or receiver. Muna siyang gunit-gunit nyo nga Garmin. GPS track, muna siya itong katong gilakaw ninyo, nga record sa inyong gilakaw, GPS track. Ang GPS ID is yung unique identification number sa isa ka RSBSA farmer, no, nga na siya sarili niyang GPX ID. Pag may GPX ID siya, pasabot ana na georeference na iyang farm. RCMAS is the Rice Crop Manager Advisory System. Mauni siya ang system nga diin dito mo mag-upload sa inyohang mga GPX file, no? Mauni siya ang nag-manage ani, mauni ang Rice Crop Manager sa Department of Agriculture. So, RSBSA, katong i-discuss na ko ganina. Track points is a GPS recording of an object motion, no? Track points is, kana siya tong points, gagmay nga points sa isa ka kwan, kanang sa isa ka GPS track, no? Sa isa ka GPS track, dagan siya kwan, multiple track points. Kung sa kwan pa, a simple word sa Garmin, waypoint na siya, no? Waypoint. So, RSBSA registration, prerequisite to proceed with the georeferencing of the farm parcel owned by the farmer. So, dili mo mag-georeference kung dili siya na-registro sa RSBSA. So, dapat, later mag-ano ko, no, wala kamangot ko ka-download kay nagluko ang system, pero mag-provide ko sa inyo listahan sa mga na-registro na sa RSBSA na inyong i-georeference. Pero okay, maghatag ko kong listahan nga i-download na to sa RCM na ano na system kay katong mga na georeference na dili na ninyo balikon og georeference, no? So i-explain na ko later, i-compare na to ang file name, no, kung asa ninyo, kung saan ninyo pa cross-check. So after daw mag-record of track points, ang iyahang end product is the GPX tracks. So before you go to the field, no, muni ang ato ang dapat i-prepare, no? So ensure that the farmer and farm lots are already registered and assigned with valid and unique ID numbers. Katong itawag na to system generated number, no? Tapos i-download and print and bring the farmer's list with corresponding GPX ID numbers as reference during the farm lot measurement activity. So i-explain lang nako ni later sa inyo ha kung ingani magut siya guys, no. Natay FFRS katong system sa RSBSA. Naputay katong RCMAS nga system pod sa RCM. Karon ang gihimo karon sa ICTS Central Office sa DA, ilaning i-merge, ilang i-marry ang duha ka system para dito ang system na mismo ang mag-generate og system generated RSBSA number og system generated na GPX ID number. Pero sa pagkakaroon, wala pa man ni mahitabo. So karon sa pagsugod ninyo kung mag-start na mo next week, i-leave sa ninyo ng GPX ID. Saka na pa mag-assign og GPX ID, magpanan mo og kanang inyohang mag-assign sa mo kanang file name para ana nga farmer. Ang gihimo sa uban provinces kay nagsugod naman sila, no. Nagsugod na ang Davao del Norte, Davao del Sur o kuan, Davao de Oro. So ang ilang gihimo name sa farmer ang ilang gibutang na file name instead na GPX ID. Okay ra na siya. For the meantime nga wala pa na generate nga GPX ID ang system. So number three, involve the farmer to guide the staff in order to identify the correct boundaries of the farm lots for measurement. So dapat, before mo ato sa area, siguruhon ninyo na si farmer dito or
isa ka member sa iyang family na katultol kung asa banda ang boundary sa iyang basakan or sa iyang farm, no? So mo na atong importante nga siya mag-guide kay para dili ma sayang inyong hago na magbaktas-baktas sa iyang farm, no nya. Ako kayang farm niya, dili day mao ang boundary nga inyong gisukod. So number four, ensure that the handheld GPS device is operational and has batteries that are usable for the duration of the activity. So make sure nga ang inyong GPS device is operational, napo siya'y battery, no? By the way, ang among gi-request nga GPS device, na siya'y battery and rechargeable batteries and charger, no nga. Mao ni siya ang bali dalahon ninyo dapat everyday mag-ano jud mo mag-charge mo sa inyong baterya para pag abot ninyo sa field imo mahutdan og baterya, no? Kay problemang dako nga naa mo dito sa field dayo kayo unya nahutdan mo og baterya, so problema na siya kay di man mo operate ang atong GPS device kung walay baterya. So i-send up the handled GPS using the recommended setting. So ako ning i-discuss unya unsay mga settings dapat imuon sa inyong GPS device. So many examples sa itong mga Garmin, no, nga mga model. Money among kaning orange, money e-trax 20 matubin, no? Ben? E-trax 20 itong inyong GPR? E-trax 20. Okay. So kaning sa itong nga, money bali ang ato ang paabuto na ito nga among gi-request, no? Kaya naamang gawin klase-klaseng Garmin e-trax na e-trax 10, 20, and 30. No, naata diri sa middle. Kaya mahal naman kaning 30 go, di na kaya. So ang purpose lang gid nato ani, ang function lang ng gamito nato ani nga Garmin is the area calculation. No? Although na siya mga features pod na available, no? Kitay magmark ka waypoint, route planner, map information calculator, alarm clock, sun and moon information and picture viewer, pero siguro naman po dili na nato gamito ni mga calculator, alarm clock ani, no, kay i-practical kay mahurot ang atong baterya dali. So, kanilang gid ang atong siguron, kaning area calculation. So, money siya ang itsura sa ano, no, sa menu. So, money siya ang icon sa area calculation, no. Pero sa mga Garmin nga mga nag-exist na karon, katong mga medyo luma-luma na nga model, dili pod ang ingani ang ihang icon, no. Pangitaan lang ninyo sa menu ang area calculation nga ano, nga button. So naglain-lain siya. So mani ang mga kanang setup, no? Satellite system, dapat GPS, kani stays on, ana. Anyway, guys, pwede ko after the training mag-provide ko sa inyo og training materials para makopy ni ninyo, no, kung unsa tong mga dapat i-set up. Ug naapod tay mga videos nga magtudlo unsa ang pag-set up. So, mani siya, no? Go back to the main menu and select satellite. So, ang GPS, i-discuss po na ko ni Unya. Kaning, i-run through lang na ko ning mga guidelines na to, no? So, ang GPS receiver na to must have a GPS accuracy of 3 meters, no? 2 to 3 meters. Kay para sigurado gitang, kanang, medyo, bigit siya mulihis ang imuhang gibaktas. So, mani siya, no? So, ang isang kay reminder niya, go to track manager and select current track and clear current track, no? Kay pag nahuman na ni mong save, ang isa ka track dapat mag-clear current track ka. Kay kung dili, mag-continuous na siya. Mag-continue na siya sa pag-record. So, dapat, muna nga. So, sa unya, sa tutorial, mag-panpod na siya, ma-discuss. So, pag mapindot na ninyo tong area calculation menu, mag-start dayon mo, i-select nyo itong start. Then, mo ni siya example, no, visual illustration niya, na mag-start ka, diri, starting point. Then, kung asa ka mag-start, baktas ka, baktas, sinahinay baktas, kada kanto, mag-spansa ka, stay sa kag mga 5 seconds, no, niya. Actually, every, about 5 meters, good siya, no? Kanang para maka dili maglihis ang iyang signal sa satellite. So dili siya mawala, no, ang iyang GPS accuracy ma-maintain gyud siya sa 3 meters. Eh, kung paspas kay kamudagan, ay paspas ka daganon na nimo ang pilapil kung kaya nimo daganon or
paspas ka mo baktas, medyo mo taas ang iyang error. So kung asa ka nag-start, dito po ka mag-end, no? Nya nakabutang diri dapat dili daw mag more than 10 meters apart ang diferensya nga kita mo sobrahan ka. By the way guys, ang uban ginahimo sa georeferencer, nagabutang sila og staka or flag or timailhan kung asa sila nag-start. Kay basiun niya pagbalik ala asa na gani ko, asa na tong bato nga akong gibutang diri or ano niya gipunit dai sa bata, so wala na di kay balikan, so mawala ka. So dapat kung magbutang jud ka og marker nga dili basta-basta mahilabtan. So mo ni siya, no? So diri no, nakuha na ninyo na, after ninyo na napindot na ninyo ang last na ano na katong sa end niya, sa end na niya, mag-end na mo, so i-save ninyo ang track. So naka-square meter siya dapat, ha? Kung naka-square feet siya, i-change ninyo ang unit to square meters. E mo ning kinahanglan. Then mo ni siya ang dapat i-rename unta ni mo, no? Pero sa karon kay wala pa man tay GPX ID nga mahatag sa inyo. So ang default by the way sa Garmin is date, no? Year, month, niya ang niyahang date, no? Niya kung unsang counter niya, 181, 1 or 2 or 3 ana. Pero i-change na siya supposed to be o kaning-kaning na sa right side, kaning na diri, mo ni siya ang GPX ID, no? Na siya kuan gid siya mag system generated ni nga number. So mo ni siya ang kuan. Inyong i-change, pero for the meantime, pangalan sa inyong ibutang kay wa pa man tay GPX ID sa tanan, no? Kay na found out na mo nga ang mga ang RCM nga database daghan pa gid siya kulang, no? Compared dito sa RSBSA na to nga database, mas daghan ang farmer na enroll nga wala pa sa RCM. So most probably wala gid siya GPX ID. So diri pag humana ninyo og load sa GPX sa inyohang kuan. By the way guys, sa reminder na ko sa inyo, every day na jud ang inyong GPS device ninyo, iyo gyud nang i-copy sa inyong laptop, no? Kay para if in case nga magka problema ang inyong GPS device, masira man or makawat man, at least naamoy backup sa inyohang nakuha na ninyo, na-download na ninyo sa laptop ninyo ang kanang mga files gikan sa GPS device. And also, na-limit ang GPS Garmin, no? Kung pila lang iyang ma-save na tracks, no? So, diligid siya kanang unlimited ang iyang storage device. So, para dili siya makuha, mawala inyong mga file, kaya basing unyag ma-overwrite niya, so, sayang inyong hago. Ya, naraba mo'y kota nga kanang apason every month, no? So, isod kayo. And, ingani siya ha, natay kuan laptop sa RSBSA project na naasa mau. Gunit-gunit karon naasa magro. Laptop o katong tablet. Pero ang, kung ang enumerators, kung ang mga munisipyo nga naay enumerators, dapat, ang magamit ana ang enumerator katong sa tablet, pero ang laptop sa georeferencer. Klaro ba? Kay ang tablet manggod, ginagamit na siya sa enumerator pang picture sa mga farmers, pang picture of documents, ana. So, siya yung gamit ana, ang inyo ang laptop. So, muni ang mga website na tuan ninyo sa ano, RCM. Ako po din i-discuss unya kung kaning mga website. So ang pag-register, mag-register usa mo diri sa kaning number 3, no, rsmuser.va.gov.ph. So muni ang kuan, mag-register ka. Ang kaning diri po, kaning RCMAS, kaning Rice Crop Manager Advisory Service, muni siya ang website, no, kaning sa number 2. Kung humani mo mag-register diri, pwede na ka mo ato diri sa number 2. Kaning number 3, pag humani mo register sa number 3, no, dito pa sa number 2. So, muna yung ang itsura sa number 2 nga, kwan.
tawag ani website, no, nakabutang diri mag-login ka kay naka-register naman ka, then mo na ni siya, no, ko either mag-upload ka by batch or individual ang imong uploading, pwede. So nakabutang po na diri, no, itudlo ra pud namo ni later kanang dilisan ako kanon kay basig ma-overloaded ka ayo mo, saka na ako itudlo ang kadi uploading sa mga files, no, kanang after na ninyo maano ma siguro next month magtudlo na mi kay pag anhi ninyo diri ta mag training aning uploading kay diri man gud sa among opisina nami stable internet compared sa diha sa inyo, ha, maglisod jud mo gabi pa ang Davao Oriental, no. Kay kuan jud siya murag lisod jud ang internet, so kay nag-require man gud ni siya og stable nga internet. So, diri sa mo for the meantime. So, pare kung medyo hanas-hanas na mo niya, makakita mo kuan sa mga kuan mga following month, siguro by next semester or siguro mga after 3 months to 4 months, kung panaw ninyo nga how na jud mo kayo, dinan niyo kinahanglan og guide na mo or tutorial na mo, so kamo na mag-upload ya sa inyo ang munisipyo. Kung kaya ninyo, no? Kung kaya sa inyong internet. Pero, yes, ma'am. Mas i-encourage ko na mo kay kanimang guda mo ang mga geo-referencers diri sa Davao de Oro, Davao del Sur, o Davao del Norte. Diri gina sila, ginapanhi gina na mo diri. Kay para matutukan na mo, mag-guide na mo sa computer kung saan pag-upload. By the way, once a month lang man mo mag-anhi diri. So, pag mahumana dito, no, pag masubmit na siya, na siya'y map viewer, map preview dito sa kuwanda ay sa system mismo. Makita ni mo sa kanang murag satellite image or Google Earth ba nga, murag forma gani sa Google Earth kanay satellite image, ang imuhang tracks nga imong gi-record or imong gi-upload di ay. So mani ang step by step, no, na kuan, so di na ako mag-dwell diri kay ako na lang i-provide sa inyo, ha. So mani itsura pod, no, sa kung nahuman na ni mo upload, map preview. So na siya yung mga GPX ID. Duties and responsibilities, dalita, ha. Duties and responsibilities. So kami ang gitawag nga RPMO, the regional RSBSA Regional Program Management Offices, no? Sa kaninga diri sa ang amtong office na diri katong anihan ni diri sa una man ni ang katong IT nga office, at the same time mo ni ang atong RSBSA RPMO office, no? So RSBSA focal person, no? Ako tong RSBSA focal person. Then we have also RSBSA provincial coordinators, no? Lahi-lahi ang mga coordinators sa Davao Oriental, duhami mag handle ana si Joem o ako. Then sa Davao del Sur si Jolly niya. Ang Davao de Oro ako apod o ang Joem ang Davao del Norte. So kani karon ang ano. Mo ni mga duties and responsibilities. So nag-hire na mi og field assistants, no, or geo-referencer. Ang term nga gigamit ani sa ato ang guidelines is field assistants. Pero ang among term na gigamit sa inyo is geo-referencer. Parehara na siya, ha? Pag magsutik field assistant, mauna siya ang geo-referencer. So, mag-act sila as geotaggers and encoders of the data collected during the geo-referencing activity. So, ang inyong i-upload, ang pasabot nga, encode ninyo dito katong mga GPX file ninyo i-upload. So, muna inyong mga duties and responsibilities, no? Collect data from the RSBSA registered farmer subject to georeferencing. So conduct farm parcel measurement, no, and mapping of declared farm areas of RSBSA registered farmers. Tapos kung naay mga trainings, workshop, meetings, mag-attend sad mo. Niya mag-upload og GPX file and encode data collected during the farm lot measuring activity through RCM and DAICTS developed system. Kaning DAICTS developed system oning RSBSA. Atong FFRS na to. Validate and verify data collected with the AEWs and MAUs to ensure accuracy and correctness
of data information. So, dapat mag-work hand-in-hand yun mo sa mga technicians and mouse, no? Sa uban na kong mga munisipyo, ginakuyugan yun siya sa mga rice technician, no? Kung rice ang iyang geo-reference, kung corn ang iyang geo-reference, kung kuyugan po siya sa mga corn coordinator, then the high value, ingana ang kuano, nga dapat mag-work hand-in-hand yun mo with the Magro office. Yeah. Provide feedback sa AMUA on the progress of field activities, challenges, and other issues that may affect efficient proper project implementation. Kani nga item bitaw, mo nang isa ka reason nga nung ginapa anhi mo diri sa office. Kay lisod, kay kani manggo, mag-discuss manggo tag mga issues and concerns sa field no, inyong ma-encounter na maka-affect sa inyong pag-implement sa project. So, lahi ragid kayo to mag-meeting ta diri no nga naay inyong mga kapwa pud nga georeferencer kay basic pud ang uban nga mga issues or mga problema dili gud mi ka dayon katubag kay wala mi sa field pero ang uban kapwa nyo nga georeferencer na siya similar issue nga ingana nga pwede siya ang makasuggest kung unsay dapat himuon. So dapat mag-brainstorming ta diri no, open ta diri, gihimo na namo sa mga enumerators nga mag-submit sila sa Laridox, na sila diri niya, mag-discuss mi sa ilang mga problema para maamo silang makabangan. And then, maka-provide mi sila mga supplies, mag-photocopy silang mga sa Laridox o sa mga kinahanglan. Kung naamo diri sa office, pwede mo makagamit sa mga computers na pwede mga printers, photocopiers, ano, ingan na. So, muna yung advantage. Kay, part man mo sa RSBSA RPMO nga employee. So, diri gud mo ang inyo yung kuan gud opisina na gud diri, no? Although nagid mo dito sa MAU office, kay dito mama mag-coordinate daily, pero ang gaswildo sa inyo ang DA. So you have to report sa regional office. Yes, ma'am. Prepare and submit monthly work plans and progress reports, no? Anyway, kung naay mga cases gud nga kung manageable man lang dili mo every month diri mag-report kitay mag-lisod jud kaayo ang isa gid ka factor ana is pamasahe and ang let's say kung naay bagyo or kun dili gud mo makaanhi diri so mangita jud og way no nga ma-submit ninyo inyong mga requirements no sa inyo sa georeferencer ang importante man gud mahan-in ninyo diri ang inyong mga kaning salary documents no manay pamaagi ana nga pwede niyo i-LBC kung di kung imposible gud nga makaanhi mo diri pero kanala ni gud dapat nagid mag-cut off gud mi every fifth day of the following month dapat na lang gina diri kay para dili pud ma-delay ang sweldo sa uban kay naka-payroll baya mo so ang isa dili maka-submit on time delay ang tanan so mga suko na ng uban sa group chat o di makasweldo on time, no? Muna lang ako hangyo. Kung hanas na yun mo magkuhan sa inyo ang uploading, pero for the meantime na dili pagid mo kabalo unsa ang pag-upload sa RCN, we advise nga maanigid mo sa region. Kay para matutukan mo na mo, ma-assista mo, then pag kanang kuhan na mo kayo, wala na may problema, pwede na mo diha sa inyo kanang panagsana na mo maani diri sa region in the future no pero kami gina-discourage yun na mo eh kung mas mahimo gud nga magkita kita face to face so nay role of the LGUs no the primary responsibility of the LGUs is to provide assistance in the conduct of georeferencing activity in their respective province city municipality and barangays. So, guys, kani man gud nga guidelines no kay wala pa man gud ni na pirmahan ni Secretary Kuan Dar kay pero pre-approved na ni siya sa mga USEC, ASEC nga mga involved sa RSBSA. Kuan ni siya good as approved na ni siya pero sa busy man gud ni Secretary Dar daghan kayo na siya mga ginapirmahan so wala pa siya na pirmahan. As of last week no abot lang karon kapirmahan na mag-provide kog copy ani sa tanan MAU sa tanan Magro
no, kay para makabalo sila kung silang role, kung silang dapat nga i-assist sa inyo ha. Butama diri ang role nila, no? So, kanino, through guiding deployed personnel, kamuning mga deployed personnel in their area as they carry out their task in geotagging farm parcel and interview farmers. So, nagin sila nga mag-guide. Although nga, dili sila adlaw-adlaw mo, kuyog sa inyo ha, pero at least, sa pirmiro ninyo, kita siya sa kabarangay, i-introduce mo sa kapitan, i-introduce mo sa group leader, unya, sa sunod adlaw, dili na, pwede na dili mo kuyog si technician or si Mau. No, pwede ka muna lang. Basta importante, mag-guide mo kung asa mo magsugod, kung unsa inyong unahon o georeference, o unsa inyong iulahi, pag-prioritize. No? Kay, sila mag-una nakabalo kung unsa na itong nahuman. So, the LGU through its MAU is expected to assist in verifying the data being collected by the field assistants or georeferencers. No? And provide instructions to the AEW. So, suguon ni MAU si AEW para mag-guide sa inyo, ha? Mag-guide sa inyo. So, sila po ang ila pong responsibility ang mag-coordinate sa mga barangay para tuuhan po mo sa mga kapitan. No, pero kung busy gud kaayo ang mag-grow, kaya sila activity, pwede man nga kamulang mag-provide me og ID sa inyo. Pag napirmahan na ni director, magtiagudo ang inyohang contract o manotarize sa namo, that's the time me mag-issue og ID sa inyo. So mag-wear gud mo og ID all the time sa field para makita nilang hired mo sa DA as georeferencers. So na po'y role si AEW, no? Nga sa every city municipality shall guide you as mga georeferencers in locating the farmers and their farm parcels. No, para di mo masaagpod. Similar po sa barangay chairman, mag-assist po sa inyo, ha, no? Sa ilang jurisdiction, no? Nga koan nga barangay mag i-assist mo sa pagkolekta. So access to data in RSBSA georeferencing. So kaning atong mga data nga gipangkolekta sa farmer, i-remind ta mo guys ha, nga natay gitawag nga Data Privacy Act of 2012. Natay balaod ani nga dili nato pwede i-share ang mga personal data ni farmer sa laing mga private entities, no? Kani makwanta ani, pwede ta makasuhan ani. So labi pa nang mga sensitive issue, labi pa si farmer kitay kanang dato nga farmer niya inyong i-disclose ang iyahang information sa pila ka. Unsa kadako iyahang farm, unsa kadako iyahang income, unsa ba iyang mga personal data, dili na siya pwede. No? So kung nami mag-request og mga data from you, dapat mo agigid na siya o process, no? Mag-request, mag-letter request sa amua, then amo nang ipasaka dito sa central office. I-subject for kwanta gid na. Address to the secretary, oh, attention to the chairperson of the PWG. Ingana siya ka, stricto ang DA sa pag-share og kanang data. Kaya dapat state din ang purpose, no, sa data. Akaning atong mga katong atong database. So mora ni siya, no, ang to ang tawag ini. Mo ni ang ato ang guidelines. Napamamudi ha? Tingog-tingog dan sad mo guys. Yes, ganit ma'am. Button gani diri sa reactions, pwede ko mo mag raise of hand, pwede mo mag-up. Kani ba, oh? Kita ay, yan na ninyo. Sige daw, be. Ala. Sige daw, mag, ano daw mo, thumbs up daw mo kung nakasabot mo. Sige daw, tanawin daw na ako, be. I-utilize ninyo. Kaning sa baba, bito na, mute, stop video, share, niya, kaning na ay smiley diri. I-click na ninyo. Ayun, thumbs up si Philbert, no? Sige daw, thumbs up daw mo. Si Nelchi, si Gear, o, oh, ingana. Ingana ta, ha? Para makakwanta ko sa mga dapat i-tawag ano. So, ang next na to is familiarization.
Ayaw mong tulog diya, guys, ha? Kay here. Uy, ano ba yan? Not responding. Number two. Wait lang guys ha. Wala din ako makupindahan. Labaw may question sa kwan? Sa akong gidiscuss ganina? Ay lang, kay loading pa man yun eh. Sige daw guys, basi na mo yung question. Tingog mo di ha. Nabugnaw na akong kape. Yun. Sige. Ay, oh. Kaya lang, guys. Ha. Kanang, ikaw muna mag-entertain mo kaya nag-conduct ako ng training. ano siya, guys, ang video sa pag, ano, pag makita ninyo akong screen. Hello, makita ninyo akong screen. Yes, ma'am. Box. Sige, sige. Ano yung ang video sa, magtanong sa tag video, ha? Saon pag set up. Dahil lang sa YouTube. Ah. Eh, nawala. Dahil lang ha, kay murag na nabuang mani. Usab. Walang yung audio. Nag-hold. Libo sa Joan din, libo sa Joan. Nawa ba nang po nani? Nung nangyari? At kaday lang ha, kay akong mag-ilis kong kuan. Angit mo na siya eh. Wait lang guys ha, kay murag nagkabuang akong unit. Stop sharing. Stop sharing. Ano man ni oy? Adere na lang ta magsugod. Iyan na lang tong video kay murag naglisod mako. Akong computer nagano? Naghang. Okay. Wait lang guys ha kay niungot ako ang kuha na tuyok-tuyok. Sensya na. Kumusta naman, Joanne? Nagkakunda kung kuwan sa georeferencers. Kuwan ka ng... Kumusta man imuhang enumeration? Dagan pag farmers?
mga youth. Di, ang kwan, unaha ang ano, ayaw sa pag-focus sa youth. Excuse me guys, kadyot lang dito kayo. Kanang, ang unahon ni mo, ang kanang, sa kanang mga growers, gani, mga magbababoy, pabi pa itong naigo sa ASF, kinamagod tayo project ang BA rin nga repopulation sa baboy. So, katong mga kwan, iristro to, katong mga, labi pa itong mga kulungan sa baboy, ang iristro lang, ang kinala to ID naman, no? Valid ID. Sabay po sa ilang mga, oo, inga na. Ug ka ng corn. Kaya ang corn manguda, natin dako na budget sa corn. Nasa mga dagang programa ang corn. So, gamay pala ang na-register ng corn farmers. Ano yun? Sige. Kanya, John, di na ako makakonsume. Okay, okay, bye-bye. Okay. Hello, guys. Okay, dyan na. So, you know, familiarization and setting up the handheld GPS receiver. So, guys, ha? So, what is GPS again? Ayun. Grabe kahinay sa ano. Makita ninyo ako ang ano, PowerPoint? Okay. Yes, ma'am. Okay. Pasensya na gyud kay namangoy niabot nga enumerator gikan sa Mabini, WDO, Roban, akong gi-entertain kadto. So, GPS, no? Katong suti na ako ganina, mo ni ang satellite navigation system used to determine the ground position of an object. So, para ma-capture ni mo ang signal sa system, you will need a GPS receiver. Mo ni itong Garmin ka GPS receiver. So, mo ni itsura, no? Muni ang ato ang navigation system sa taas, no, kapatid ako nga sa kalawakan. So, muna itong GPS receiver. So, mag-capture na siya og signal. Yeah. Mas daghan satellites nga ma-capture niya, mas magbaba ang iyahang GPS accuracy. So, ibang na 2 to 3 meters ang iyahang GPS accuracy. Pero kung gamay lang ang iyahang ma-capture, isa lang, duwa lang kabuk, dako kay siyang error. So magulat jud mo nga daghan siyang ma-capture kay kung makita kung naka-testing na mo gamit o Garmin or kamaski sa tablet ninyo no katoganing GPS status mag-blink-blink na siya dili na siya mo-fix dayon. So magkuan pa lang siya maka-detect siya daghan king satellite pero dili niya ma-fix no. So magulat sa ninyo ma-fix siya mahibala ninyo naka-fix na mo daghang satellites kung nana siya error nga 2 to 3 meters. So how GPS works, no? So mo ng GPS receiver mo ng satellite so makuha siya og kanang ano signal from the navigation system. So measuring farm lots using Garmin e-trex, ipakita na ako sa inyo ni ganina ang equipment na gamiton. So gamiton na to, mainly ang gamiton na to is area calculation. Pangitaan lang ninyo ang sa menu ang area calculation. Then parts pa dai ni parts, no? Mao ang screen, monochrome display, na siya'y kaning zoom key na diri sa. By the way guys, bawat Garmin lain-lain siya og kanang key, no? Dili pasabot na diri sa left side ang zoom key, napoy uban na Garmin na nasa right side ng zoom key. No, so inyo lang nang diskubrihon na siya yung mga keys, no, back keys, thumbstick. Kaning thumbstick mo magtuyok-tuyok. Mura ganin siya joystick gani, nagadula ba mo og kanang kuan? Computer nga na. Joystick mo na siya, ang thumbstick. Then menu. Kaning nasa number 3 kaning amo din thumbstick no, ang menu na siya sa gilid. Pero dili tanan pari-pariha. O kani e-trex 20. O mo ni siya. Ang zoom keys niya na sa left side. Ay, o left side. Tapos ang iyang thumbstick is nasa dire. Sa gitna. Tapos siya'y battery sa likod. Tapos mounting spine. No? Kani, actually, kani hook dire sa likod. Pwede ninyo butang
string para inyo ang ikwintas, no, kanang ID kwan gani nga inyong ikwintas para dili siya basta-basta mahulog. Nya, advice gid namo pod kung walay kwintas, ibaluton gid siya og cellophane para in kaso matagak sa basakan, dili mabasa, dili madaot, or kung in kaso mukalit og ulan, at least secure ang inyong GPS Garmin. Preparation for the activity, no? Mone siya ha, kwan, gamiton. So, dili lang, kaning gigrain ako, dili lang sana ako ni i-discuss sa inyo kay later na lang pag naanam mo diri kay mga website manguni computer kwan ni siya eh. Activity. Kanang exercise, computer exercises. So, dili ta sa number 2, the registered farmer receive a unique farmer ID number, GPX ID number, yeah. Dapat magdalagyod mo og listahan, no, dito sa field para i-check ninyo kung nakalista ba gina si farmer sa RSPCA. Wala. Na dapat na si farmer dito pod. O ang labaw sa tanan, dapat ang namoy baterya o operational ang inyo hang device. Balik na siya, ikwan. So, muna ang set up, no? Sige guys, inyong ikwan, inyong ilista, namoy papel diha. Ang setup ninyo sa system niya, satellite system, dapat GPS. Ang setup niya sa display dapat stays on, no? Ang setup niya sa units must be metric, no? Dili ka tong English. Ang setup niya sa map datum niya is WGS84. Check na ninyo isa-isa. Ang setup sa trucks niya must be time. Tapos ang setup sa recording interval must be in minutes, no? Ingani ang format niya. 0-0-0 niya. Kwan, ingani nga format. Sige lang. Kaya ito na siyang isisahon na rin. Money, oh. Money tong mga logo. I mean, icon na pangitaon ninyo sa system. So, GPS ang bilion. Niya, stays on. Niya, metric, WGS84. Niya, ang time record niya, method niya is time. Then recording interval is aning itsura. No, makita na ninyo. Muna yung mga pindutong nga mga icons. I-share na ako ni sa inyo hapon. So dapat, pag nahumana na tanan, pag mga ato mo sa satellite page, dapat ang iyahang error must be 3 meters. Ayan, no? 3 meters. Pag nakuha na ninyo ang 3 meters, balik na mo sa main menu. Ano, satellite page, main menu, niya, area measure, ano. Tapos satellite page na mo para may balan ninyo kung pila na ang error ninyo. So pag ato ninyo sa track manager, pangita ang track manager na icon, then choose the current track, then clear the current track, no, para clean slate tanan ang inyong trabaho. So, do you really want to clear the track log and reset associated trip data? Yes. Measuring farm lots using GPS. So, only area calculation, select start, no? Then walk around the perimeter, the area you want to calculate. So, when finished, select calculate to see the area inside the path you walk. So, ang inyong pindoton, area calculation, then start, then 5 seconds, for at least 5 seconds at the starting point before ka mulakaw. So magkan ka, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. So mag-start na kag lakaw. No, while walking around the field, make sure to stop at every corner for at least 5 seconds, no? One jud mo, mag-post puno panagsa para dili mawala ang signal. The slower the pace, the more waypoints are captured, no? So mas stable siya. And I reminded you, no, make sure that the farmer is guiding you to ensure that the correct field boundaries are being measured. Ingna si farmer before mo magsugod, sir, siguruha gid ang imong gibakta, sir, mao na ang boundary sa imong farm, kay di na ko pwede mo usab.
kay lisod mangod kaayo nga nagbaktas na kag pila ka istay sa ka kilometro nang imong gibaktas unya ay mali di idong dili day mo atoang kuan balik ta sa agi ngana so make sure good nga insakto ang tama ang inyong ginabaktas no para di mang magbalik-balik kay dili pwede maputol ang tracks mao na inyong minimum permit so mo ni siya no kung asa mo nagstugod dito po mo mag-end nga dapat dili pud siya maglampas og 10 meters ang iyahang end point o starting point. Yun, 10 point, end point. Then, between that, dapat dili mag-kuan, no? Maglampas og 10 meters. Pero advisable po, mas kaya dili sa corner, kung pwede po, in between po, kung taas-taas na ang baktas, kita ani nga, isa ka side, ani taas ka ayo. So, at the middle, pwede po mo mag-post gamay kay para mag-fix ang satellite signal. So, after ninyo maglakaw, i-click ninyo ang calculate para makita ninyo ang area calculation. Then, i-change ninyo into square meters. No? Yun, square meters. Okay, basing unyag dito mo sa square feet. Dapat square meters siya. Yeah. Save track. So, i-save na ninyo ang track. Pero before ninyo i-save ang track, ipakita sa kay farmer. Daraman nung, manisukod sa imuhang farm. Pila man imong i-declare di ay manong, 5,000 square meters. Yang imo man lagi diri kay 3,900 lang man lagi ni. Oh, so, that's the time nga i-correct na to ang record, no? So, kung mali, kay expected yung taan ni guys ha nga, ang uban farmers nag-declare o dili insakto nga area sa ilahang RSBSA. So, ang uban, na-found out na mo nga dako ra kayang area sa iyang i-declare. Napoy uban nga gamay ang iyang area sa iyang mas dako ang iyang i-declare. So, nga na ba? Vice versa. So, money ang validation na to nga kung ano. System, way of validating the farm parcels. So, money siya, no? Kanang, money nakalisod sa Garmin kay Backspace, analisod kay siya, manual gid siya nga, naog ka, gamiton ang katong, murag, katong thumbstick gani. So, kuan siya, pag mag-navigate, dili para sa cellphone or tablet nga, automatic siya nga mag-type rack ka din, nakakinanglan mag kuan dagan atuan so it change no so ang atong agreement ganina for the meantime kay wala pa yung GPX ID so magkuan sa mo kuan pwede po dang number kita inyo ang kuan 0102 ana pwede po pangalan sa farmer ang uban gimo nila kay pwede man ni siya kuan yung kana ganing alphabet no kana may ipindot niyo ng ABC so mugawas to mga letters. So, inyong i-save ang pangalan ma'am, sa farmer. Yes? Ma'am, na lang ko'y concern, ma'am. Yes, sir. Kuan, ma'am, regarding sa itong pag-change, ganyan, sa, for example, ang gi-measure is, ay, ang ingon sa farmer is 5,000 square meter. Tapos, ang imuhang measure is 3,000 rokapin. So, ang pagkuan ana ma'am pagsubay sa papel ma'am kami na po i-update ana sa papel ma'am sa ilahang RSBS. I-note na ninyo, i-note eh, actually pwede na niyo dili kay ano naman na siya pag encode na ninyo dito mo pag encode na ninyo dito nakabutang man dito sa column sa system kung unsa tong gi-declare unya i-encode po dinyo ko ang actual. So not necessarily na dito sa field mismo. So kung unsa tong inyong na capture sa field as is to siya. Diri na nato i-correct sa computer na sa system na nato i-correct. So mo ana si farmer, wala man siya mahimo kay mo magisukod. Actual man na siya nga sukod sa iyang farm. So inunay mo siya, ingani na nang inyong isupi sa iya, sir. Ang among i-declare, among usbon ang imong RSBSA record, among i-declare ang tama nga sukod sa imong farm. Kato lang. Siyempre, mo uyon yun na siya. Kaya nangan,
Kay alangan musupak siya nga dili gidong kay 5000 jud na. Di siya pwede ka kuan ana kay nakal kuan gud na nagamit gud mog device kung saan pagsukod. So nga na lang be polite, no? Be polite kay posible pod nga nanagna ra siya or kasagaran sa farmer wala kasabot unsa kadako ng isa ka hektar nga na bawa siya kabalo. So ana lang sir, inform ta lang ka nga ang imong farm nga declare kay dako ra kaayo sa among pa, compared sa among gisukod or kaya ang imong gi-declare nga farm kuan 2000 square meters pero ang actual nimo 3000. Amo ning ikuan na, amo ning i-correct sa system. O, ana lang. Ana lang ka simple. I possible guys, ayo jud mo kiglalis kay farmer ha, kay basi ituklod mo dito sa pilapil. Delikado ka ubo mo. Ayo jud mo ukuan kanang be polite, no, kanang be friendly sa ilaha. So, kung nahuman na after encoding, check na ang land, okay. No, okay. So, money siya. Namoy mga questions, ipalabas na ako itong video. Naay mga questions? Saan naman itong video? Ano yun? Na may question? Excuse me, ma'am. And so far, ma'am. Ah, wala ba? So far, wala na. Uy, nga naman eh. Nabaliktad. Sige, sige. Nabaliktad man ni uy. Jal tabangi ro ko jal. Nabaliktad man ni screen ani. Oh. Napipindutan dali. Dili man ni mauna. Right click button. Gahon naman. Okay. Lang ha. Wait lang yun guys kay Morab. Palagpak na kung ano eh. Share. Screen lang. Share. Wala agad, baliktad yun. Ano na baliktad man siya dyan? Sige na lang. Baliktad na lang. Kita ninyo? O na to. Ako sa ibang settings. Excuse me, ma'am, Pam. Yes, yes. Come on. Ma'am. Ma'am, makigistoryan ta si Ma'am Kat, ma'am. Ah, kanang usa man na related na siya diri sa kuan? Yes, Kat, usa may yes, problema. Yes, ma'am, sa gadget, ma'am. Ah, usa man. Tara, ma'am, pwede naman. Hello, ma'am. Yes, yes, ma'am. Natakaroon sa training niya, ma'am. Oh. Yes po. Ma'am, ka mag-out lang ko para mag-field ko, ma'am. Po sa tablet, ma'am. Wala siya gamit diri. Wala siya na mo na gamit, ma'am. Kanang laptop, ma'am, good, ma'am, is dito na mo na naka-kwanta na, save ta na ng katong RSBSA nga record. Bita na mo diri sa ano, ma'am. Sa city, ma'am. So, kung saan, ipahiram ang kaya to siya, ma'am. Dili siya pwede, ma'am. Ano siya, ma'am? Dili. Dapat mo na mo gamit, ana, ang georeferencer na karon. So, kanang files ninyo, i-transfer na ninyo dito sa, ano, sa, tawag, ana, i-transfer na ninyo dito sa, kanang,
inyong opisina sa City Agriculture. Kay ang magamit ang nakar, ha? Ang okay, magamit mo na karon, ang magamit mo na karon dapat ang georeferencer na. Dili na mo nga enumerator. Ah sige ma'am, kay anong gipaano ra magudto ni ma'am Babes pod sa mua kay para ma'am, record na mo. Kat ko na kay concern ma'am Kat, dili lang ta diri sa training siguro na ihisgot ma'am Kat no kay murag. Kay namo ko ilaing participants ani nga tagalaing ano po lugar. Dili lang kamo. Okay lang ma'am Kat. Okay, okay, salamat. So ang kiyahang kwan diri dapat ang backlight time out niya is stay on para hindi siya mapalong. Record. Ang distance must be battery. Ang position dapat ang base of niya is the way it is before. Hindi alam natin yun. Hindi mo siya tapos sa time. Rocks. Record method is time dapat. Di siya oo din sa time. For the interval. Is happy 5. Change din yung kaya. Ang kakalito na 30. Change din siya sa 5. Masabutan na every 5 seconds sa niyang find interval sa pabaktas. Kamuto siya ang video aning pag-set up, no? Then number... Excuse me, ma'am. Yes, oo. Unsa man? Pwede ba magpapasa na ma'am sa atong GC ma'am ka ng imong video ma'am? Oo. I-share na ko ni sa inyo. Ha? O sige, napaisa ka video po. Okay ma'am. So good day po sa ating lahat. So ngayon naman ang i-present ko naman o ipapakita po sa inyo kung paano po niya po ma-access yung farmer list and then yung GPX ID numbers ng bawat farm lot ni farmers. So, ay, makita ba din? Accessing and downloading the list of farmers and GPX ID numbers. So, unang step, syempre dahil nakapag-create na tayo ng account nyo, so hopefully nakapag-register na kayo sa RCM, gamit ang RCM user registration. So, kung successful na nakaregister na kayo, so verified user na tayo ni RCM, so may account na tayo sa kay RCM. Punta po tayo sa may webpage ni RCM, which is yung rcm.pa.gov.ph. And dito nyo po tayo dadalhin sa page na ito. And then meron dito pong login. So click po natin ito, login. And then mapupunta dito tayo sa may login page ni RCM. So for my case, so ilalagin natin dito yung username and then yung password. So sa may username, for my case, mas kabisado ko ang tinatype ko dito or ang nilalagin ko dito ay yung email na ginamit ko to register sa RCM. Pero pwede rin dito yung RCM user ID. Pero sa akin, for some ulitin natin, meron maglalagin ako RCM. And then of course, yung password natin. Of course, dapat hindi natin ito kinakalimutan. And then, meron dito, click login. Ayan. So, dadaling po tayo dito ni, pag nakapag-login na tayo sa RCM, ito po yung dashboard. So, kung makikita nyo, for my case, ang nakikita ko po ay all regions, sa mga parang statistics, ayan. And then national yung level ng aking access dahil po dito po makikita niyo po yung level ko po ay national na data controller. And then for your case, syempre iba-iba din tayo kung saan po kayong respective regions
or province or kaya ay munisipyo yung ma-access at makikita nyo dito sa dashboard ni RCM pag nilagin nyo po yung kanya-kanya nyong account. And then, so saan ba natin makikita, kagaya nga ng topic natin kanina, kung paano ma-access yung farmer list o kaya, at saka yung GPX ID na later on ay magagamit natin yun pagka gagamit na tayo or magsusukat na tayo ng farmlet ni farmer using the handheld GPS. So sa farmer list, so meron siya dito sa may side na to. Meron dito sa menu na to, andito yung mga farmer list. So andito na yung mga na-registered natin. And then of course, na-registered na farmlet ng mga farm. Para ma-access po yung farmer list, so punta po tayo dito. Meron, makikita nyo po itong arrow down button. Pag pinindot po natin yan, meron dyan magta-drop down na list. Meron po pinakauna, meron dito yung download farmers list. So pag kinilip natin yan, ayan, lalabas po ito. Ito po yung mga initial na filter. Meron dyan interviewed by me. Pag kinilip nyo po yan, syempre ang makikita nyo na farmer na list ay yung mga ina-interview nyo po na farmer. And then meron din itong verified field. So ibig sabihin naman ng verified field, yun yung meron ng GPX file. So meron na siyang na-upload na sukat ng farmlet ni farmer. And then meron naman dito yung not verified field. Ito yung mga hindi pa nasasukat na. So wala pa siyang uploaded na GPX file galing sa handheld GPS. And then meron din naman dito mga farmer na nabigyan na natin ng RCM ID. And then meron dito mga locations. So for example, ako, syempre ako ang gusto kong makita, kunyari magsusukat ako ng farmlet ni farmer. So ang pipiliin ko dyan yung not verified field kasi yun yung mga hindi pa nasusukat na mga farmlet. And then, i-filter lang natin kung saan location. For example, sa akin, region 3. And then, province ng Nueva Ecija, taga Nueva Ecija po ako. And then, municipality, for example, na Gimba. And then, meron ding barangay. Kung taga-municipio po kayo, syempre, ma-access nyo po yung sa lahat ng barangay ng municipio nyo. Meron ditong all barangays. Kung gusto nyo naman na i-download yung sa municipio nyo. Ito, pag gagamit na tayo ng handheld GPS at magsusukat tayo ng
farmland ni farmers. So ito pong GPX field ID. Once so na guys sa RCN, kagaya ng mga partners natin nationwide sa RCN, nakapag-register ng farmer, and then nakapag-register sila ng farmland, auto-generated po ito, unique to, so unique na GPX field ID, so walang magkakasame. Unique yan. And then, auto-generated ito. Ito po yung gagamitin natin. Kunyari, magsusukat na tayo sa field. Ito po yung track name na gagamitin natin. Ito po yung track name na gagamitin natin pagka nagsukat na tayo ng field. Kunyari, ito na yung susukatan natin si, sa farmland ni Oliver Aguilar. Pagka gagamit tayo ng handheld GPS, ito po yung pag magsisave tayo ng track doon, mag-area calculation tayo. Later on na madidiscuss din. Ito po yung gagamitin natin field ID. So, bakit po kaya kailangan na same sila? Bakit hindi na lang field name na lang din, gano'n kaya para mas maituloy. Ito po kasi sa system ni RCM, okay. Once na
So mo to guys no ang ano, napo isa ka video ng ipakita ko. Ay, may nag-left the meeting na. Una, mamaya na lang, good. Last na lang ni nga, ano. So, ipakita na ko sa inyo, ha? Ang kato, unsagi actual nga area calculation. So, nagdala sila uksong code, no, para dili sila matanggap sa yapil. GPS, GPS. Si farmer lang naguna, kaya naka-green. Si georeferencer lang naka-blue. Op. Patos ko yan. Auto siya guys, no? Tawag anak. Pay last na lang yun kay para ma sa troubleshooting ta. Troubleshooting guide. Last ano na ni siya. Last slide na ni. Sensya na yun kay kinahanglan mang good ma kuanin ninyo ni makapunan. Kita ninyo ang ano, loading GPX files. Ano terminologies kay humana ta ani. So kung naay mga problema usahay nga nakabutang pag-upload ninyo sa system nakabutang empty GPX file. So pasabot ana, wala siya ma-record og tarong. So, may bala na nimo kung empty siya or error ang imong file, kung ang iyang file size, pag-download nimo sa GPX file nimo, pag-download nimo sa imong laptop, is kuan ka na not more than 2 KB. No? So, kung mag 1 KB ra siya, mag 0 point something, that means ana, wala na siya, no? Kanang mali na siya nga pagka-record. Kaya, dapat yun, ang GPX file, mo dako yun na siya, more than 2 KB ang iyang file size. So, ang corrupted GPX file cannot be open in GIS software, no? Examples, ang gamito na ito, umangod, is Garmin Basecamp. Pero kung kabalo mo maggamit o ArcMap o QGIS, so, mo ni nga,
isa po sa amo ang required yun, kanang qualifications sa amo ang georeferencer must have a knowledge on GIS or Geographical Information System. Kabalo siya mag QGIS or kabalo siya mag ArcMap, kabalo siya mag Basecamp. Eh para pag open nimo, pag mag-open ka og GPX file, at least kabalo ka, eligible ka unsang pag-rename, sa pag-view, or unsang pag-kuan nga, pag-repair ang mga corrupted na files. So muna siya, no? So ang area calculated, mag-range yun na siya from 500 square meters to 10 hectares, no? Kanang, depende sa isa ka, ano, no? Pero wala man siguro, basakan na 500 square meters lang. So, magina nga ang atong i-assume gyud 500 meters above. Track points to have don't have names or symbols. They may have a date, time stamp that allows the speed to be calculated for the track leg. So, kaning ato among kong track points dapat naa na siya'y date and time, no? So, mani siya ang mga kuno katong track points, botong points isa-isa ang track leg connecting the two track points. Ko explain later, ha? So dapat madili siya mag above 10 meters unya ang leg time niya dapat or not more than 5 seconds kay giset man nato to 5 seconds lang. Invalid pud ang mga track points without date and time. Muna siya ang wala sa ato ang tablet, no, kaning cellphone nga mga apps kay wala siya date and time nga stamp. So required ni siya sa RCM nga dapat na siya date and time nga kung kano sa gikuha. So overlapping, no, kay di gid maiwasan usahay nga na siya overlapping kay itay si farmer ang kana nag-share sila isa ka pilapi lang. So pag lakaw nimo, pag baktas nimo na kung mawala-wala ang signal sa GPS kay kuan siya kanang cloudy ang kuno dili kayo wala kayo adlaw, so cloudy siya. So taas ang iyang GPS accuracy. So kuan siya mag problema gyud ta. So nanagay allowable na 20% area. 20% of the area nga overlap. No, dapat dili siya maglampas. Ano siya ang example, no? GPS tracks. Kani gibaktas nimo nga yellow, mo ni ang GPS tracks. Kanina pong track points mo ni ang pula. No, nga mga points within the GPS tracks. Ang track leg is the distance between the duha ka pula. Only track leg na 5 meters. So money siya. May mga wala siya nag-close ang iyang polygon, no? Naglampas. So kung mga minor errors lang, pwede siya ma-edit sa ano, no? Ma-correct sa Basecamp na system na application DL. So money ang leg time, no? Operational leg time more than 5 seconds is not considered valid. So kung maglampas siya 5 seconds, di siya considered. E dapat 5 seconds lang din siya. Track points without date and time is not considered valid. So kung wala siya time, no, wala siya date, so dili gid siya dawaton sa system. No, mo nay disadvantage sa atuan. Kuan yun daw kanang gina-discourage nila mo gamit o kanang cellphone or tablet. So overlapping tracks considering the accuracy level of accuracy in GPS measurement. Kaning light green, morning una niyang gisukod. Nya karon pag plot niya sa ikaduha niyang gisukod, nag-overlap siya. Nakita ninyo? No, kaning duha? So dapat dili siya maglampas less than or equal to 20% of size of both farm lots, no? Kay kung dako gid kay ang overlapping, dili siya valid. Dili siya dawaton. Isa pud ni isa ka error, no, kanang unfinished track not close. Kay kani posible ni siya nga pagbaktas niya diha nakalimot siya asa siya nag-end. So wala mag close. O kaya wala siya kanang naputol ang iyang baterya napalong, so wala siya mag-close. Kani pod improperly closed track, no, wala siya magkuha na close lagi niya pero wala niya na save.
ang katong right end point, no, wala niya na end dito, wala niya na calculate, wala niya na stop, wala niya na okay. So nagpadayon siya bakta sa tuwa siya niyan, nagpasilong dito sa kubo-kubo. So naapil og ka measure ang iyang gibaktas, no. So overlapping tracks and incorrect boundaries, no, dili mao ang boundaries nga gisukod, naapil ang mga punuan. So isa po din sa mga kuan nga dapat inyo gyud lang subayon kung asa tong boundaries. Oh, tracks do not contain sufficient track points possibly due to the use of other devices instead of recommended GPS device. So kung lahi siguro nga application na gigamit, dili gyud siya magkatugma, no? Dili siya insufficient ang iyahang track points katumpula gani. So, moto siya ang mga common errors. So, magkuan ako, entertain nako o question and answer regarding sa presentations and the course. Okay, pwede na ta mag ano. Questions. Si Ma'am Nelchi, kanina pa ni nag-raise hand. Nakay question, ma'am? Open daw ninyo inyohang mga ano, please, inyohang mga video kay magkanta, mag-picture taking. Mag-kwan, screen capture na ako. Purag kwan na lang nabilin, unom. Hello, paki-open please, kay mag-kwan na ta, kapag end na ta, taot-taot. Napa mo yung mga questions? Siya lang yung nag-open. Ha? Nakay-question, Nelch? Yes, ma'am. Regarding sa mag-rodri asa lupon, ma'am ba? Katong kahapon nga nag-add to ko, is ingon tong vocal dito nga, kailangan doon nila, kung sa tawag ani, formal endorsement galing dira asa region, ma'am. Kanang, ma'am. Ing ani siya, ma'am, no? Dili pa magod may makakuan ng formal endorsement sa inyo, kaya wala pa man mo, wala, dili pa approve, dili pa napirmahan ni director ang inyohang kuan ani kanang inyohang contract, no? Pag na-approve na, na-notarize na tong contract, that's the time nga mag-communicate mi sa ilaha. Actually, naalam ako yung initial talk with ano, Mau Victor, no? Nag-inform na ko sa iya ako. Pero kung nag-require yun sila formal, kay katong mga niagi na muna, enumerators, wala man may formal endorsement sa ilaha na, ma'am. Idawat Manila. Yes. Wala formal endorsement. Pero kung nag-request sila formal endorsement, mag-imo ko formal endorsement after makuha ng inyohang, ano, ang inyohang contract. Ako okay, po, ma'am. Napay questions? So, wala na yung question. Kay kung wala na yung question, mag-ano na ta, mag-end na ta. Ay, yung saman. Kisa man to? Nakikonsam. Kisa ni? Patrick? O sige Patrick, kung sa may atong concern. Excuse kisa me ma'am. Kisa man to? Pag-identify. O sige Patrick. Kung sa may concern ni mo? Sa may concern. Kuan ma'am. Gikan may mao ganiya ma'am. Oo. Sa pala sa office. Oo. And then amo ang ginawa na murag maglisod jud mi sa target when it comes to kanang sa tabi ni sa rice gani nga commodity ma'am. Oh. Kay rice. Almost sa RCM nila nga GPS ma'am. Tanan. And then ilaha karong gikuan validate ang nabili na lang hectares sa rice commodity, 20 hectares na lang ang nabilin. Oo. Tempa, kung ano mang gung natingala bitong kung anong tulo kabuk kasi Arvin mangud ang nag-hire sa inyo, no? Tulo ako natingala kung anong tulo kabuk ang gi-hire diha nga gamay na lang ang area. So kung ingana ang case mangud siguro akong I suggest na mag-focus na lang ma'am? Sa rice commodity. Mag-focus na lang mo sa corn and high value crops. Hello. Tulong mi kabuok ma'am.
Tulo man siguro japon may ka municipality. Dili, tulo mo kabuk sa isa nang sa kati ilang tanan. So mag-focus na lang mi ani sa kuan, ma'am. Tepak. Kanang mag-istorya na lang ta later ani ha. Mag-istorya ta mag-meeting ta with Arvin kay wala ko kabaloon sa arrangement ninyo ani nga murag ibutang daw uban sa inyo sa Bagangga. I thought nga kamutanan kay katiil man ang inyong ano nagtuopo ko nga katiil po butanan. Kasi taga Bagangga sa inyo. Wala ma'am, taga Kati. Wala ma'am, ako ma'am na-assign. Ha? Ako ma'am na-assign sa Bagangga pero taga Katiil ma'am. Ah okay. So dili ka sa Bagangga di ay ka ma'am, Ma'am Jem. O yes, sige. Ma'am. So dito ka mag-report sa Bagangga nga ma-office. So endorse ta ka dito sa Bagangga. Yes, ma'am. O sige, sige. So kading si dapat isa na lang dai mabilin sa inyo sa kuan mo. Sa kati sa Boston kasi gusto mo assign sa Boston. Okay. Ah, sige lang mag ano lang ta, mag-istorya lang ta ni kay pangutanon sana ko si Arvin, wala mo ko si Arvin. Pangutanon na siya kung sa arrangement ninyo ani. Ha? Kaning inyong arrangement na tulong mo kabuok sa katiil. So, kisa pa ay na-question. Habit na mag-alas 12. Ang equipment po din. Ingani siya. Akong i-explain, nag-ano na po ko sa mga MAO, no? Nag-PM na ko sa mga MAO. Ang amo ang GPS Garmin, kay gibidding pa manggod, gibidding pa siya. So, most probably, basing next month or April or siguro first week of May, basing ma-deliver na to. For the meantime, hulamon sa ninyo ang Garmin dito sa inyohang mga MAO offices. Kinaamagi na sila yung mga Garmin. No? So, tiyanan ko ninyo kung para sa mati, murag wala yata sila. Kay manghulam ko sa lain nga ano? Lain nga, kisa to nag-raise og hand? Ma'am, Jobber, ma'am. Si Jobber, taga mati ka. Yes, ma'am. Wala sila sa mate. Wala'y Garmin po. Sige. Mangita ko gway, ha? Mangita ko gway. Okay. Isa pa'y quandary. Noted po. Basta so far, ang akong naibalaan, halos tanan, kaning Bagangga, Banay-Banay, Caraga, Katiil, Lupon. Nagini sila. Nani sila'y Garmin. So, hulamon sa, nananghit na ko sa mga MAO, na hulamon sa ang Garmin, for the meantime, kay that's the time na para pag maabot na itong among unit, diya pa may magkuan, magtawag ana. Diya pa may magkuan, iuli ninyo ang Garmin sa ilaha, kay gamitin niyo itong bago. Okay ba? Happy, ma'am. Sige. Usa pa'y laing ano? Excuse me, ma'am. Yes, kisa ni? Patrick, ma'am. Patrick, usa man Patrick. Di ba ma'am, ang Garmin is, ang battery niya is double A? Oo. Kami ang mag-provide ang double A nga kaan man Garmin, ay sa battery? Ang nibalaan ako, ang gihatag sa RCM sa inyo ha, Patrick, is na ay rechargeable batteries. Kay kanang mga RC, kanang wala ko nga GPS Garmin nga gi-provide sa mga MAO office. Gikan na sa DA. Sa mo ang RCM project, no? Gikan na sa Department of Agriculture paghatag diha niya. Nana siya'y rechargeable battery and charger. So mo na inyong gamiton. Wag maabot atong units nga gi-order namo, nga gi-pabidding namo, naput to'y charger o rechargeable batteries. Sabot nga nasabtan ko nimo Patrick. Hello. Opo. Yes, ma'am. So kung wala napabay isa ka question, napabay laing question kay mag-end na ta.
So kung wala na yung question, no, mag-ano na, in behalf of the Department of Agriculture, napasalamat ko sa inyong participation aning training, georeferencing training. For other kanang announcements and kanang kuano, kanang update sa inyong contract, ako lang i-kuan dito sa group chat, ha? Ako lang i-post sa group okay, chat. Po. Okay. Daghang salamat sa inyong tanan. Kay magkauna ko yung Zoom ako. Thank you po din, ma'am. At okay. Utom na dito po. Thank you.